ating nakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lalang. Tanay inakunian, hinirang kawang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa amin kaloob at manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog upang sa pagunlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsusubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayo mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng anghel, at ang tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Pagkatapos, tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginoon, papurihan nitong lahat sa daigdig. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sanlibutay, bawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Ang poon ay papurihan, pagkat siya ay daratal, paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginoon, paririto upang hatulan niya tayo. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanyang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu Santo ng Panginoon, pagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulun niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanyang lahat ng mga nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, walang pagsalang babanggitin ninyo sa akin ang kawikaing ito. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin din ninyo sa akin, gawin naman mo sa iyong sariling bayan ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. At nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, tandaan ninyo, walang propetang kinikilala
sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel nung kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit, hindi sa kanino man sa kanila pinapunta ni Elias, kundi sa isang babaeng balot sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga ketongin sa Israel nung kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sinaaman na taga-Syria pa ang pinagaling. Galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at pinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol na kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan siya sa kalagitnaan nila at umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng ating banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Minsan pa'y nasumpungan natin sa Ebanghelyo ang samut-saring reaksyon ng mga tao sa pananalita ni Jesus Nazareno. Bumalik siya sa Nazareth, sa kanyang tinubuang bayan, kasama ang mga Nazareno at Nazarena, mga kababata niya, kapitbahay niya, kamag-anak niya. At sa unang pagkakataon, siya'y nangaral dito. At narinig natin nung una na mangha ang marami. Hindi nila sukat akalain na yung dati nilang kalaro at kababata mula sa isang ordinaryong pamilya, anak ni Jose at Maria, ay makapagsasalita ng mga ganitong bagay tungkol sa banal na kasulatan. Kaya namangha sila. At nang pinagpatuloy ni Jesus ang kanyang pangangaral, lalo na ukol sa pag-ibig ng Diyos na hindi lang para sa iilan, kung hindi para sa nakararami at para sa lahat. Doon na iba naman ang ihip ng hangin. Ngayon, sa halip na mamangha, nagalit sila kay Jesus. Sapagkat inaakala nila ang mga bilang mga kababayan, mga kamag-anak, sila muna ang unang makikinabang sa mga himala, sa mga kababalagan ni Jesus. Di ba minsan ganun tayo? Gusto natin dahil tayo yung kamag-anak, tayo yung kaibigan, tayo yung kababayan, tayo ang unang dapat makinabang. Tayo ang dapat unang mabiyayaan. Kaya nga nakalulungkot mang isipin sa atin sa Pilipinas, malakas ang pamilya. Malakas ang regionalism. Dapat kababayan. Kahit malina, kampi pa rin tayo sa kababayan. Kasi kaprobinsya natin, ka-region natin, kamag-anak natin. Ganyan ang mentalidad ng mga taga-Nazaret. Kaya nga, nagalit sila kay Jesus at pinagtangka pa siyang patayin. Ngunit, umalis lang sa kanilang harapan si Jesus.
Ngunit ang nais kong bigyang pansin, mga kapatid, ay ito. Mamanghaman o magalit, hindi ka pwedeng hindi maapektuhan ng salita ni Jesus. Hindi pwedeng walang talab, walang kagat ang salita ni Jesus sa buhay natin. Kung hindi tayo nababagabag, tayo ay nabibigyang kapanatagan. Kung hindi ka nabibigyang pag-asa, nabibigyang ka rin ng babala. Hindi pwedeng walang epekto ang salita ni Jesus. Hindi pwedeng gaya pa rin ng dati. Kung tayo'y araw-araw na nagsisimba, araw-araw na nagdarasal, kung talagang nangungusap sa iyo si Jesus sa sareno, maapektuhan ka. Kung nahihirapan ka dahil sa paggawa ng mabuti, binibigyan ka niya ng konsolusyon. Kung gumagawa ka ng masama at patuloy ka pa rin nagdarasal, kukonsyensyahin ka, babagabaging ka ni Jesus dahil gusto ka niyang ituwid. Kaya nga, ang magandang tanong ngayon, mga kapatid, anong pakiramdam natin habang nangungusap sa atin si Jesus? Kung mamaya uuwi tayo gaya lang ng dati, parang walang nangyari, parang walang sinabi sa atin si Jesus sa sareno, ipagdasal natin na lalo pang maging bukas ang puso natin. Kung uuwi tayo, ang pakiramdam natin, tayo lang ang nagsalita sa Kanya. Tayo lang ang nangusap sa Kanya. Ipagdasal natin na lalo pang madagdagan yung dasal natin, sapagkat ang tunay na dasal, si Jesus ang nangusap sa atin. Hindi lang siya nakinig sa sinabi natin, tayo din nakinig sa sinabi niya. Magalit man tayo o matuwa, manghina man ang loob natin o tumibay ang loob natin, anuman ang reaksyon natin, ang mas mahalaga, nangusap si Jesus Nazareno sa atin. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko, mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang mga kababayan. Tanggapin natin siya ng may pananampalataya at manalangin tayo sa kanyang pangalan. Ang ating tugon, Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga pinuno ng simbahan, naway ipahayag na may katapangan at isabuhay ng may paninindigan ang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Sa pamamagitan ni Kristo sa atin, naway mapagtanto ng sandaigdigan ang bukal ng tunay na karunungan, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga Kristiyanong magulang, naway maging matatag sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay, manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga may sakit na nabibigatan sa buhay, naway madama ang presensya ng Diyos sa pamamagitan ng pag-aaruga at malasakit ng kanilang mga pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Ang mga tapat na yumao, naway tumanggap ng kaligayahang walang hanggang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, pumarito ka, taglay ang aming kaligtasan. Makapangyariang Ama, walang sino man sa amin ang makalalapit kay Kristo kung hindi mo ito ipagkakaloob.
gawin mo kaming iisa sa Kanya upang makapiling ka namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa iyo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo yung bayan, tanggapin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa aming tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandaang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaang mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya ito't iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, ina ng Diyos, ng kabyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya. Huwag po ang aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Hesukristo ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Panginoon ang aking tanglaw sa panganib ako'y iingatan kanino ako masisindak matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa iyo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service sa darating na September 7, Huwebes sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay umihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglingkod namin sa iyong kadakilaan at nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at salamat din po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan, sa inyong mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapaayos at pagdinis ng simbahan, sa mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Makapangyarihang sadya ang mga salita ni Jesus Nazareno. Hindi maaring hindi tayo maapektuhan kung tayo'y tunay na nakikinig sa Kanya. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag,
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.